Kumusta mga ka-learning? Magandang araw. Ilang araw tayong walang video kasi medyo busy sa mga kausap natin, lalong-lalo na dito sa ating mga cryptocurrency na mga kumukontak sa atin. Pero ngayon, pag-usapan natin kasi yung Bitfast nung isang araw ay nakatatlong content tayo tapos biglang tumigil dahil nga may kailangang ayusin at asikasuhin. Check natin yung Bitfast ha. Kung mapapansin nyo dito sa Bitfast, yung contract niya, ito nakalagay dito. I-click natin siya. Kailangan niya ng source code. So, pag chinek mo yung verify and publish, okay naman siya, gumagana. Pero, hindi siya ma-verify yung source code niya. So, nagkaroon ng problema. Pero, gumagana to sa buy and sell tsaka sa swapping. Walang issue doon, walang problema. Kaso, hindi siya ma-verify at hindi siya ma-publish yung contract source code. So, ang gusto nila ay gumana to. Yung verify and publish contract source code para transparent daw. So, gumawa sila ng BITEX o yung BTX galing sa Bitfast na BTC yung kanyang symbol name, tapos biglang naging BitX. So yun po yung nililinaw lang. Kaya ito, okay naman siya kaso tumigil yung mga transaction. Pero yung mga Bitfast na nandyan sa ating wallet ay nandyan lang naman po yan. Hindi na po yan kukunin, inyo na po yan. Pero hindi siya lalagyan ng liquidity, hindi siya lalagyan ng value. At ang supply nito ay nasa 49 billion. So masyadong marami. Eh ilang araw pa lang naman tayo, nung 2 days pa lang. So nag-i-start pa lang yung mga holders. Okay naman tong supply na to. At kumbaga, nung time na nag-BitX na, kung mapapansin po ninyo yung contract, may check dito sa Bitfast, wala. So yung contract niya, plain lang siya. Dito sa BitX, may check na green. Pag ni-click natin yan, ay makikita yung contract source code verified. So contract name, tapos compiler version, nakalagay po dyan. So ganyan pala dapat. Pero hindi lahat ng may contract source code na verify sa BSC scan ay kumbaga legit. Kasi meron din, verify nga yung contract niya, publish naman. Pero kumbaga hindi rin legit. Kumbaga hindi ganun kabilis. So depende kasi to. Hindi ko sinasabi na si Bitfast o si BitX na BitX na ngayon ay talagang 100%. Pero ayon doon sa mga creator nito ay kumbaga seryoso naman sila para sa liquidity pool na gagawin para rito. Pero sa ngayon, ang sabi nga ay nasa P2P pa lang, iipon pa lang ng mga holders. Kasi pag nasa, let's say nasa pancake swap na yan, hindi na tayo makakabili ng mga halagang 100, 200, 300 kasi yung pag-transfer pa lang sa USDT papuntang BNB, magkano na yung charges nun. Tapos, pag nag-swapping ka pa, may charges din yun. Siyempre, from BNB papunta dito sa coin na to. So, sa ngayon, yun yung reason kung bakit sa P2P na starting value pa lang na 0.009 peso ay nagpapaipon o nagagather ng mga holders. Ito yung community na merong token na pag nagkaroon na ng liquidity ay magagamit na nila. So yun po yun. Either magkano man yan. Meron nga kanina sumubok, magkano yung sinubukan niya, nasa ano lang. Ito, 4,500 lang. So testing lang daw. Sabi ko okay lang naman yun. At least para matry lang. Pero syempre, habang tumatagal ay pwede magdagdag. Pero so far nga, sa fixed value ng P2P na sa 0.009, ay yun muna ang sisimulan na value sa ngayon. Ang mahalaga,
ay yung contract source code ay verified. Ibig sabihin, seryoso yung may-ari nito. At kumbaga, inayos niya agad habang maaga pa, inasikaso agad. Huwag din kayo mag-alala kasi yung unang Bitfast natin, ang dami nating nakukuhang token sa halagang 300 o 1,000 pesos or 500 pesos. Ang dami nating nakukuhang token. Kasi yung supply niya nga ay nasa 49 billion. Pero sa ngayon, ang kumbaga, let's say, ang 100 pesos mo, sample, makakakuha ka ng nasa 11,000 coin mahigit. Kasi nga, yung supply niya ay 890 million lang. So, ganun lang po siya kaliit. Kaya yung pag-deliver ng mga token ay binawasan. Pero good news yan sa Bitfast na karami-raming supply ng kanilang token. Pero meron pang apat na bago rin galing ng ibang bansa itong mga to, pero mga may halong mga Pinoy na gumagawa ng mga crypto na ganito, katulad ni Bitfast na naging BitX na, ay ito yung mga yon na merong mga contract source na ginagawa po nila para sa contract address ng bagong cryptocurrency. Itong iba, ang supply nila napakarami, parang Shiba Inu, no? Kung gusto natin yun, itry natin sa susunod, malaman pa natin kasi nakikipag-usap pa tayo. Pero itong BitX sa ngayon, so yun po yung reason kung bakit ang Bitfast ay wala na at ang BitX ay ito na talaga yung magiging token natin sa ngayon. Marami pa rin yan kasi kung let's say sa 100 pesos meron kang 11,000 na piraso kasi nabili natin ng 0.009 sa peso value. Malaki na rin yan kasi pag yan ay nag 2 pesos, pag open yan o pag okay na siya sa let's say sa pancake swap muna kasi maraming trader dyan, ay okay na rin. Kasi mabilis tumaas yung value kasi nga kukuunti lang yung supply niya. Kung kumpara naman sa atin na makakakuha tayo ng maraming token pero medyo mababa yung pag-angat ng value niya kasi maraming supply, mabigat. Pero hindi rin yun sa ganun, no? Kasi marami namang mataas yung supply katulad ng Tron at saka ng XRP. Ang supply niya nasa 80 billion yung supply ng mga yan, pero umangat pa rin sila. Depende to sa community at doon sa usable ng coin. So wala yan sa dami nga ng supply, pero ang advantage lang kapag mababa yung supply ng isang token ay yun nga yung nakikita natin, no? Mabilis tumaas yung value tapos magkakaroon pa rin to ng burning mechanism yung para magbawas siya ng supply. So ibig sabihin, yung value niya ay pwede pa rin tumaas. At syempre, yung mga holders nandyan lang naman, nasa P2P pa lang naman tayo. So waiting habang may kakayahan na pwede tayong makarami ng token bago pumunta siya sa lagyan ng liquidity, ay meron na tayong hawak sa ating MetaMask, sa Trust Wallet, at sa Omega Wallet meron din. Kaya pong maglagay doon sa Omega. So sa next video natin, pag-usapan natin yan paano mag-transfer at maglagay ng token balance ng BNB chain. Kahit na anong BNB, BSC network na token or coin ay kaya doon sa Omega dahil under ng BNB chain yung Omega. So yun yung gagawin din natin dito sa BitX, at yun yung lalagyan natin ng balance para matry natin. Yung mga nasa Omega nga pala dyan ay may KYC na tayo, tuloy na yon, at naka-verified na ako kahapon lang. Passport ang hinihingi, mabuti, kahit medyo bago pa lang yung passport ko dito ay nagamit, no, doon sa pag-verify ng KYC. Continue lang at marami pang mangyayari dito sa BitX. At least na
pag-usapan na natin yung reason kung bakit si Bitfast ay wala na po at si BitX na ngayon. Okay, dahil binawasan yung supply, mababa na, at yung contract source code ay verified na verified. So, ganun po siya. Okay, maraming salamat po mga ka-learning at God bless po. Good luck po palagi sa ating lahat.